sa inyong lahat. Mga hiling at panalangin, pasasalamat ni na Dr. Rolly De Duyo, Illuminada Cruz, Arnie Kainglet, and family. Para sa kaluluwa ni na Jerome B. Cabanos, Mark Q. Kep, Loida Mamaril, Gina Lucia Mamaril, Joselito Aquino, Triumfo Mamaril Sr., Teodoro Ontimare, Antonio Lim Taroy, Rolando Pabalan, Patrick Forcadella, Juan Sardeya Jr., Rolando Ramos, Diane Ramos, Aurora Guazon, Benjamin Guazon, Feli De Jesus, Philip Lazaro, Arceli Arcala, Athorny Anacleto Yabyabin, Senaida Yabyabin, Betelina La Morena, Raymundo Yabyabin, Miss Tessie Rosales Janyola, Angelito Parnoncillon, Ben and Cristeta Kainglet, Cesaria Gonzalo, Julieto Ramos. Special intentions ni na Dominador and Remedios, Renato Luzentales and families, Lydia Cuevas, Gerardo Cuevas, at Ninita Parnoncillon. Para sa kaarawan ni Maria Luisa Guerra. Maraming salamat po. Magsiluhod na po ang lahat at ating dasalin ang Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at magpagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na, pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan.
at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin ng sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mong kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailanmay di mo kami pinabayaan, kailanmay di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos, Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasyamong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nanginig, dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayag sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya. At ayayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesus Kristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawakan sa langit. Sa pamagitan ni Jesus Kristo yung Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapag nangunang-una, ngayon
ngayon at pagkailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama para pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makaparangliang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Mabanaming makapangyarihan, niliwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinapabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pakalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Asiria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapupuutan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman. At yuragang parang putik sa lansangan, ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at binagsak sa lupa ang mga naluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig.
Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon. Sa ilalim ng kanilang maringal na kasuutan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang maglagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila balot mayayaman ng ibang bansa. Pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahatang isipan. Hanggang kailan padurunong kayong mga taong mangmang? Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatainga. Akala ba ninyo'y bingi ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hatol? Di ba siya ng guro nila pagkat sila ang marunong? Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang sundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hinirang na lingkod. At sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong naparating marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating buhay, hindi po mawala yung tinatawag nating may darating na mga pagsubok sa atin. Nandyan yung tinatawag nating bigla na lang may problema, bigla na lang pong may mangyayari sa kapaligiran. Mayroon pong mga bagay na hindi po natin inaasahan na mangyayari sa atin, katulad ng aksidente, katulad ng mamatayan tayo, at iba pang mga experience na kakaiba. Ngunit sa mga bagay na ito, ipinapakita ng Diyos sa atin
ang kanyang presensya at ang kanyang pagpapala. At dalawang bagay po ang ating pagnilayan sa araw na ito. Unang-una, sa anumang pagsubok sa ating buhay, huwag po tayong mawala ng pag-asa, magdasal po tayo. Ang dasal, mga kapatid, ito yung ating pakikipag-usap sa Diyos, ating paghiling sa Kanya na tayo ay kaawaan at kahabagan sa mga nangyayari sa atin at makikita natin yung tinatawag nating Kanyang pagpapala. Sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga experience po natin sa ating buhay, yung problema, yung mga pagsubok, dapat patuloy tayong kumakapit, patuloy tayong lumalapit, at patuloy po tayong humihingi ng gabay sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, mga kapatid, ang mga Israelita ay talaga namang masuwayin. Sila ay gustong gapiin ng kanilang mga kalabang hari, katulad ng taga Asiria. Ngunit sa kabila nito, dahil sila ay mahal ng Diyos, kahit na sila ay makasalanan, sila pa rin ay pinoprotektahan ng Diyos sa kabila ng kanilang matinding pagkakasala. Sa kabila ng kanilang matinding pagkakasala, ang Diyos ay gumagabay pa rin sa kanila at patuloy na nagpapakita ng kanyang pagpapala sa araw-araw nilang buhay. Kaya nga nung gapiin sila ng mga taga-Asiria, ayon kay Propeta Isaías, sila ay inadya ng Diyos sa masama at sila ay hindi nagapi at sila ay nagiging malaya. Yun ay dahil sa pangako ng Diyos sa kanila na sila ay protektahan sa kabila ng kanilang matinding pagkakasala. At ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay nagdasal sa ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, sa Diyos Ama, na nawa sa kanyang naranasan, sa pagsubok sa kanyang buhay, makikita niya ang pagpapala ng Diyos at hindi siya mawawalan ng pag-asa. At ang ikalawa, mga kapatid, ay dapat magpasalamat tayo sa Diyos sa anumang bagay na nangyayari sa ating buhay. Ito yung minsan, pag may pagsubok na nangyayari sa atin, minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng pananampalataya, nawawalan tayo ng lakas, at higit sa lahat, para bang katapusan na ng ating buhay. Ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, nagpapasalamat sa Diyos na ipinapakita niya sa kanyang mga alagad ang tinatawag nating prosigidong pananampalataya na kahit anuman ang mangyayari o nangyayari sa kanyang buhay, hindi siya napanghinaan ng loob, bagkus siya ay patuloy na lumalaban, patuloy na nagpapasalamat sa mga biyayang ipinakaloob ng Diyos sa kanya. Kaya ito yung napakaganda na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad at sa bawat isa sa atin, na sa anumang mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating buhay, mayroon pa rin tayong tinatawag na sense of gratitude na kailangan natin magpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ipinakaloob niya sa atin. Sa ating pagpasalamat, mga kapatid, dito po natin makikita, umaunawaan sa pamagitan ng pagpasalamat at pagdasal, makikita natin yung tinatawag nating pagpapala ng Diyos, na siya ay patuloy na nagbibigay ng biyaya at patuloy na ipinapakita sa atin na nariyan siya, na hindi lumalayo, bagkus patuloy na kumakalinga, patuloy na umaalalay, at patuloy na nagmamahal, arigi sa lahat, patuloy na nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa atin. At ito ang napakaganda, mga kapatid, na kailangan matutunan natin sa ating buhay, yung tinatawag nating pagdasal ng taimtim at ang pasasalamat sa Kanya katulad sa ating Ebanghelyo. Dahil dito din natin makikita at maunawaan kung ano ang ibig ng Diyos sa ating buhay.
Kaya nga mga kapatid, sa pagpatuloy natin sa pagninilay sa banal na misang ito, nawa ang ating mga dasal at ang ating pasasalamat ay naaayon din sa ating mga kakayanan at naaayon din sa kalooban ng Diyos upang tayo ay tinggin at higit sa lahat gabayan ng Diyos sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Tumayo po lahat. Ipinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian ng mga sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway, bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinain at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway, makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit naway, makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Sama din po natin sa ating panglalangin ang misang pasasalamat ni na Ella Vicente and family para sa kagalingan ni Mami Karing Tucci at sa lahat po ng mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinapakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sumasamong sambayanan. At tagapin mo ang mga ito para matagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinapahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang kumpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kahitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hirawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, umatapos ang hapunan, hirawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iriambot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Amen. Kaisa na mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng kagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas loob. Namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapiyapan araw-araw, hiligtas sa kasalanan, itinayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapiyapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapiyapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapiyapaan sa bawat isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mangyayahan sa kanyang bigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Pamaraming mapagmahal, kami mga pinagpasalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagtiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating banal na pagdiriwang, humayot kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Pastor, iniyak o mga kailangan ng lumang bagay. Ako kanyang binubuhay sa mga sariwang pastulan. Kung ako